Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang TV host comedian na si Vice Ganda tila pinatatamaan at nagpapakalat di umano ng black propaganda at gustong pamukain di umano na kurakot ang Vice President Sara Duterte. Kaya comedian host Vice Ganda binanata ng taong bayan at gustong palayasin sa bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nagsanib pwersa na di umano ang mga totoong kalaban ni Vice President Sara Duterte. At ito'y ayon sa mga Duterte loyalist dahil tila may patama ang sikat na comedian host na si Vice Ganda dahil sa umano'y pabalik-balik nitong pasaring kay Vice President Sara Duterte at sa mismong programa pa nito di umano ginagawa kung saan live online. Dinadaan di umano sa katuwaan pero tila may pinatatamaan. Sa isang programa nito, may tinanong ito sa contestant at ang tanong, ikaw ba yung tipong manager? Kunyari sasabihin mo, ano lang, 8,000 lang pera pero talagang 10,000 yung binigay sa inyo para mas malaki yung sayo. Dagdag pa nito. Tapos pabiro nitong tinanong ang contestant. Confidential din yung ano? Confidential din yung talent fee niya. Oo. Tapos maubos mo rin ng 11 days. End quote. At sa iba pa nitong eksena kung saan kasama niya ang co-host actress na si Ann Curtis. Minsan rin itong sinabi, Diyos ko, nagpalakpakan yung boses mo, parang korupsyon sa Pilipinas. Hindi namin gusto. Nasanay na lang kami. End quote. Tila nang iintriga di umano ang comedian host na si Vice Ganda. Hindi man ito diretsahang sinabi. Ngunit tila pinatatamaan ito si Vice President Sara Duterte. Lalo na't kilala itong supporters ng Pink Lawa noon sa panahon ng kampanyahan. At ito di umano ang paulit-ulit nilang pagbanat ng pangbabatikos kay Vice President Sara Duterte na inubos lang di umano ang confidential fund ng 11 days pero ang hindi nila alam ang sandamakmak ng mga proyekto ng Vice President Sara Duterte, mga satellite offices sa buong bansa para makapagbigay ng serbisyo sa buong Pilipinas at mapigilan ang insurgency na nagpapahirap sa taong bayan. At ngayon, tila nakarma na nga ang comedian host na si Vice Ganda dahil suspindido na naman ang kanilang It's Showtime. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na nadismaya at nagsabi na mas mabuting lumayas na lamang ang comedian host sa Pilipinas dahil puro likramo lang di umano ito. Wala namang sapat na batayan ang kanilang pinatatamaan. At ayon pa sa kanila, mas mabuting lumayas ka na lang sa Pilipinas, Vice Ganda. Wala namang naidudulot na mabuti ang iyong ginagawa. Kung may reklamo ka, siguraduhin mong nasa tama ang iyong paratang dahil mas maraming tao ang naniniwala sa Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa salita, dahil sa gawa na nabibigay nito sa taong bayan. Kung magsalita kayo para kayong perpekto, hindi naman sapat na batayan ang madali ang pagkaubos ng confidential fund. Ang alamin nyo kung saan ginamit ang pera at halaga ng insurgency at ang sandamakmak na satellite offices na ginawa ng VP Sara para protection na ng bansa laban sa mga taong mapang-abuso sa kapwa. Dapat mag-file kayo ng kaso. Huwag yung puro kayo pasaring. Hindi kayo nakakatuwa. Alam naman namin kung sino yung pinatatamaan mo. Magpatawa ka na lang. Huwag ka nang sumali sa politika. Baka yan ang ikabagsak mo. Alalahanin mo. 32 million ang bumoto kay Inday Sara. Sige lang, parinig. Mas lalo kayong hindi bigyan ng prangkisa. Okay lang yan, babalik din yan kay Vice. Natatakot lang ang mga makakaliwa kapag nasa ikatuparan na ni VP Sara
ang About sa Confidential at magawa niya ang tulad ng sa Davao ay 11 days na lang din sila. Damay pati si Petrang Tikbalang. Okay, mabalik po tayo sa suspension ng It's Showtime. Dahil ang balita po natin, hindi na sila mag-aapila sa OP o sa Office of the President. Hindi na nila paabutin ng Supreme Court. At sila po ay tutugon na doon sa suspension na mag-uumpisa sa October 14. Balita po sa kami, It's Showtime. Sa ilalim na sa 12-day suspension simula October 14, ABS-CBN naglabas ng statement. It's Showtime will serve its 12-day suspension starting October 14. According to ABS-CBN's statement, the network has decided not to appeal to the suspension handed down by the Movie and Television Review and Classification Board. The management said it respects the authority of the review board but humbly maintained that the show did not break any pertinent law. ABS-CBN also underscored that the noontime show will return on October 28, stronger and better than ever. And hopefully, mag-iingat na po sila Vice Ganda at si Ayon Perez. So nakita po natin, naninindigan po sila that they did not break any pertinent law. Kaya para sa akin nga, pagpalagay na natin na para sa inyo, wala kayong nilabag na batas. Pero the mere fact na meron pong mga sektor ng ating lipunan, ng ating society, ng ating audience ang na-offend doon sa ginawa ni Vice Ganda at ni Ayon Perez. Ano ba naman yung pahalagahan naman natin sila at humingi tayo ng sorry? Hindi naman siguro maakabawa sa pagkatao nyo. Kahit na masabihin na wala po kaming nilalabag na batas, pero doon po sa mga na-offend sa nangyaring hindi naman namin sinasadya o wala naman kaming ibang pakahulugan, humihingi po kami ng sorry. Di ba? Napakaganda siguro kung humingi man lang sila ng sorry doon sa offended madlang people. Kasi I'm sure, hindi naman 100% na nanonood ng It's Showtime ay masasabi natin na hindi man lang na-offend doon sa ginawa nila. Pero syempre, dahil sila ay avid supporters ng It's Showtime, andun pa rin yung suporta nila. Pero I am very sure, may mga na-offend pa rin kayo. Supporters man o hindi. So napakaganda siguro kung humingi man lang sila ng sorry. Pero hindi eh. Well, ganun po talaga ang matataas, ang matatayog. Yung mga ang tingin sa sarili nila ay nasa pedestal sila. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nag-iisa lang si Vice Ganda na ganun. Andiyan niya si Tony Fowler eh, na iniisip niya rin na tama lahat ng ginawa niya, na walang malaswa doon sa mga videos niya, na wala siyang na-offend, na wala siyang tinatapakan ng ibang tao. At andiyan din naman si Mr. Joey De Leon. Humingi man ng sorry at paumanhin ang pamunuan ng EAT, pero hindi po tayo nakarinig ng apology na nanggaling mismo kay Joey De Leon. So minsan nagtataka ako eh, ganun ba talaga pag kayo ay mga sikat na? Parang ang tingin nyo sa sarili nyo, hindi kayo maaaring magkamali. Parang yung sa kainan ng icing. Para sa inyo, walang pangit doon, walang malaswa, eh meron mga na-offend. Kay Tony Fowler na pinagyagiitan niya na walang malaswa sa videos niya. Pero bakit ang daming nagre-react na malaswa yung kanyang mga videos? Kay Mr. Joey De Leon na para sa kanya, eh hindi masama yung lubid joke niya dahil marami namang pwedeng isabit sa liig na gamit ang lubid. Pero meron pa rin pong mga na-offend na parties. At tulad ng sabi ko, hindi makakabawas sa mga pagkatao nyo, sa yaman nyo, kasikatan ninyo kung kayo ay nagpakumbaba man lang kahit na konti. Mabuti na lang, hindi lahat ng sikat o yung mga yumaman sa industriyang ito ay katulad nila na hindi makatanggap ng pagkakamali at ang akala nilang buhay nila yan, pwede nilang gawin lahat ng gusto nila at porke sila ay inabot na ng dekada sa industriyang ito, ay hindi na sila pwedeng magkamali. Well, sino pa naman tayo mga ordinaryong mamamayan lang ang huhusga sa kanila. Eh yung tingin nila sa sarili nila eh, sobrang tayog na nila, sobrang tagal na nila sa industriya ito. O yung isa naman in the case of Tony Fowler, porque sumikat na siya ng gusto dahil sa ginagawa niya, wala nang puwang sa kanilang mga puso ang humingi ng sorry kahit nasabihin mo na wala kayong ginawang pagkakamali, pero meron pa rin po kayong na-offend na bahagi ng audience ninyo. So, mag-uumpisa po sa October 14 ang kanilang suspension at yan po ay 12 days. So, ang balik nga nila ay October 28. Pero bago yan, itong si Senator Bong Revilla ay naglabas ng statement at umaapila kay President Bongbong Marcos na for humanitarian reasons, eh isipin naman yung mga mawawala ng trabaho for 12 days. Yung mga sinasabing no work, no pay. Kawawa naman talaga itong mga staff, mga nasa likod ng camera, mawawalan sila ng kita ng 12 araw. Eh hindi naman po kasing mapera yung mga yan kesa dun sa mga artista na nasa harap ng camera.
Kaya lang itong no work, no pay na to ay nasilip din ng MTRCB o ni Ms. Lala Soto. Dahil may pahayag po ang MTRCB sa no work, no pay issue kapag natuloy na yung suspension ng It's Showtime. Naglabas ng pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board nitong Linggo, October 1, hinggil sa issue ng no work, no pay na mga empleyado ng It's Showtime na maaapektuhan kung matuloy ang 12 airing days suspension nito. Sa isang pahayag, iginiit ng MTRCB na magkaiba umanong usapin ang desisyon nitong suspendihin ang It's Showtime at ang issue ng no work, no pay. The suspension, in fact, underscores the broader and more pressing matter of contractualization within the entertainment industry. The issue deserves sincere attention from the producer. The practice by the producer or management to not regularize their employees even when a show has been airing live for 6 days a week for over a decade highlights a much bigger problem than the show's 12 airing day suspension. Samantala, nagpahayag din ng pakikisimpatya ang ahensya sa lahat umano ng mga maaapektuhan kapag naging epektibo na ang suspension ng noontime show. However, we believe that the inability of the management to provide regular employment should not impinge on the duty of the MTRCB to uphold its mandate in ensuring the ethical compliance of broadcasting content by any production company or television network pursuant to Presidential Decree number 1986. It remains the prerogative of the producer/management to suspend/sanction airing hosts as they deem fit, which has been the practice of other noontime shows as hosts are beyond the jurisdiction of the MTRCB. So parang may punto naman itong MTRCB. Napakalaking kumpanya ng ABS-CBN. Tapos yung mga nagtatrabaho sa kanila ay daily, airing 6 days a week for over a decade. So ibig sabihin, 6 days sila nagtatrabaho, lagpas 10 taon na, and yet, contractual pa rin ang labas nila. No work, no pay. So yung apila ni Senator Bong Revilla kay President Bongbong Marcos, eh hindi nakasalanan ng MTRCB. Dahil kung yung mga yan ay mga regular employees, magkaroon man ng suspension, may bayad sila. E ngayon, contractual pa rin sila after over a decade of working dito sa ABS-CBN, eh mukhang ang management na dapat ang tumingin dito. Kasalanan ng isa o dalawang hosts, damay lahat. Lalo na yung mga nasa likod ng kamera. Kung sila vice ganda, hindi nila iindain yan. May mga pera yan, mayayaman sila. Although, hindi lahat ng hosts ng It's Showtime ay kasing yaman ni Vice Ganda at siguradong iindain din nila yung 12 suspension na yan. Sa bagay, sinabi naman ni Vice Ganda na meron siyang paayuda sa It's Showtime staff pang natuloy ang suspension. Sabi po dito sa balita, balitang balita ang pamimigay umano ng ayuda ni ang Kabogable Star at It's Showtime host Vice Ganda sa maaapektuhang staff ng kanilang shows kung sakaling hindi umubra ang pag-apila ng pamunuan ng show at ABS-CBN sa 12 airing day suspension ng MTRCB. O ayan, matutuloy na po ang suspension ng It's Showtime. So ihanda na ni Vice Ganda yung ayuda niya para sa staff ng It's Showtime. For 12 days, magkano kayang ayuda ang ibibigay ni Vice Ganda? If fully paid niya kaya itong mga ito? Tandaan po natin, kahit nasabihin nila Vice Ganda na wala silang ginawang paglabag ng dahil sa kanila, maapektuhan itong staff and crew ng It's Showtime. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!